LCD sa anyo. Build your home in the new city, Savannah Neo Calapan, a community with modern space planning for single detached and townhouse with floor area of 45 square meters and lot area of 45 square meters, two-bedroom units. Affordable price package of 875,000 pesos for only 4,990 pesos monthly amortization through Pag-ibig. Other financing available through in-house and banks. Fronting the Filipiniana Hotel, Savannah Neo Calapan is walking distance to Regional Mall, which features Robinson's Retail Group anchored tenant, two cinemas with 150 seating capacity, children's play area, regional government center, IT zone, Echo Park, among others. Ongoing housing construction with several units ready for turnover. Grand opening of Savannah Regional Mall on December 2010. For particulars, call Marketing Management, RGV Real Estate Center Incorporated, 286-7527, 286-7567. Owner developer, Savannah Neo Calapan Development Corporation. Model units available for viewing or log on to www.rgvcenter.com. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, ngayong araw ang itinalagang deadline ng COMELEC para sa pagsusumite ng Statement of Election Contributions and Expenditures ng mga kumandidato nitong nakaraang eleksyon. Sa provincial level, kabilang sa mga tumakbong kandidato na nakapagsumite na ng kanilang election contributions and expenditures ay sina Attorney Renato Leviste, Vice Governor Esty Aceron at Mayor Alex Aranas na pawang kumandidatong sulon ng unang distrito. Nakapagpasa na rin ng naturang dokumento si Vice Mayor Raf Infantado na kumandidato sa pagkabise gobernador. Gayun din sina 2nd District Congressman-elect Ray Umali at ang kapatid nitong si Governor-elect Alfonso Umali Jr. at ilang mga bukal. Sa city level naman, nakapagsumite na sina Mayor Doy Liachon, City Vice Mayor-elect Jojo Perez, Robert Paras at ilang mga kumandidato sa pagkakonsehal. Samantala, inaasahan na magpapasa na rin ang kanilang election contributions and expenditures ang mga kumandidatong hindi pa nakakapagsumite nito. Gayunpaman, hindi pa naman masisiguro kung i-extend ang deadline para sa mga hindi pa nakakapagsubmit dahilan sa may kaukulang parusa ang sinumang kumandidato na hindi makapagpapasa nito kung saan ang mga nanalo ay hindi papayagang umupo sa kanilang opisina at manungkulan hanggat walang naipapasang Statement of Election Contributions and Expenditures, habang mga hindi naman pinalad ay magmumulta ng 1,000 piso sa oras na muli silang kumandidato. Samantala, ginanap kanina 9 ng buwang kasalukuyan ng 27th Committee Meeting ng Regional Law Enforcement Coordinating Committee o RLECC sa PRO Mimaropa Conference Room sa Camp Efigenio C. Navarro, Barangay Suki, Lungsod ng Calapan. Ang nasabing komite ay binuo ng 25 iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang nasabing pagpupulong ay pinangunahan ng chairman nito na si Police Regional Office Mimaropa Regional Director Police Chief Superintendent Paul Mascariñas at tuwang ang Vice Chairman ng RLECC na si Napolcom Region 4B Regional Director Manuel Pontanal. Dahilan sa katatapos lamang ng eleksyon, kabilang ito sa mga tinalakay sa naturang pagpupulong kung saan sa buong rehiyon, 4 lamang ang naitalang election-related violent incidents, 3 mula sa lalawigan ng Mindoro at 1 naman mula sa Palawan. May kabuuang 15,339 na peacekeeping personnel ang idineploy noong araw ng eleksyon, habang sa pagbabantay naman ng 2,465 PICOS machines ay umabot sa 3,179 na mga pulis ang itinalaga. Sa kabuuan, kung ikukumpara noong nakaraang May 2007 elections, mas mapayapa pa rin anila ang eleksyon ngayong taon kung saan mas mababa ng 69.23% o mula sa 13 election-related incidents noong 2007 elections ay bumaba ito sa 4 ngayon. Samantala, ilan pa sa mga tinalakay sa naturang pagpupulong ay ang preparasyon para sa nalapit na tag-ulan kung saan binigyang diin ang pagsasanay ng mga rescuers sakaling magkaroon ng sakuna, lalo pa inaasahan na magiging mahaba ang tag-ulan matapos ang matagal na panahon ng tag-init. Susunod, silid sa isang boarding house sa Santa Maria Village na sunog. Ang balitang yan sa amin pong pagbabalik. Have you been looking for the perfect piece of furniture for your home? Come, visit us at Homemart, the biggest furniture store in the South.
from varieties of beds, sofas, dining tables, cabinets, occasional cabinets, and many, many more. At Homemark, we know the value of furniture. That's why we give the best quality at the lowest price. So why wait? Come and visit us at JB Rizal Street, Barangay Camille Mill. Homemark is truly the mark of your modern home. Magkabahay sa pamahay, Barsanaga Nauhan, a housing community for Pag-ibig Fund members and private employees. Offers townhouse and duplex units, lot area 62 square meters, floor area 36 square meters. At 375,000 price package, only 2,100 monthly through Pag-ibig. Wide landscaped entrance, guardhouse, perimeter fence, parks and playground, big water tank, cemented roads, electric supply with concrete posts. With nearby commercial area, model units available at the site for viewing. Pamahay Project Owner, Westchester Realty Corporation. Marketing Manager, RGV Real Estate Center Incorporated. Call 288-2173 or log on to www.rgvcenter.com. Magkabahay sa pamahay, Barsanaga Nauha. Kahapon, ikawalo ng buwang kasalukuyan. Isang sunog ang naganap sa Block 2, Barangay Santa Maria Village kung saan isang kwarto ng Morning Breeze Boarding House ang natupok ng apoy. Agad na rumisponde sa lugar ang City BFP kung saan naiwasan na madamay ang iba pang kwarto ng naturang paupahan at bagamat may mga gamit na nasunog, maswerte naman na walang nasugatan sa naturang insidente. Samantala, kasalukuyang inaalam pa rin ang dahilan ng sunog at ang kabuuang halaga ng mga nasira dito, kung saan ito na ang ikalawang structural fire na naitala sa lungsod. Kaugnay naman ang naturang pangyayari ayon sa City BFP, ongoing ang isinasagawa nilang pag-iinspeksyon sa mga boarding houses lalo pa at panahon na ng pasukan upang masiguro nila na sumusunod ang mga ito sa mga panuntunan hinggil sa fire safety. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakala para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais ninyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Shelo Barrios Acidillo na nag-iiwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.